yung audience, I could hear a little murmur. Yung parang, parang, and then, akala ko there was something happening, but I realized they were all smiling, looking at me. When I first sang, when I sang the first line, Mr. DJ, everybody was like, oh, you're gonna know. It's time for our Request Express, and on top of my list is the newest single from Sharon Cunetta. Requested over the Here's line and dedicated Mr. to DJ. All the hopeless romantics out there. Here's Mr. a new single from the newest DJ. Pop sensation, Here's Sharon the newest Cunetta, hit from Mr. the newest DJ. Singer, Miss Sharon Eto Cunetta. Eto na number one request yung ngayong linggo. Sigurado ako iiguluhin yung Mr. batang ito. The most mula kay Sharon Cunetta, ang Mr. DJ! Here's Sharon Cunetta, number one. Eto na si Sharon Cunetta with Mr. DJ. Nung lumabas ah, Mr. DJ, thank you kagad sa ano. Nagte-thank you kagad sa DJ. Kumbaga, sumisip-sip ka agad, umpisa pa lang. Nung ni-record namin, ni-release ko, ang daling patugtugin sa mga DJ dahil bida sila eh. What I did, was it cute, diba? It was cute. Call us through for entertainment over IBC 13 with my tita Helen. Really, I said, I mean, it has to be her with me. I did not know how to host. We got to sing songs together. Talagang magaling siyang kumanta. I was given my own sitcom, which was called Okay Siya. I really enjoyed it so much. Because I loved being with sila Tita Sylvia La Torre, sila Ading Fernando, you know, Tony Carrion, Yayo Aguila. Aside from Germ Side and Germ Special, tapos GMA Super Show. Napahaba ng pahaba. Enjoy kami doon. Alternate kami, tapos of course, on special occasion, sabay-sabay kami. That was how I met Sharon. Nandun doon yung kanyang interest talaga. Yung kanyang sipag, yung pagmamahal niya sa trabaho. Nangailangan kami ng endorser para sa Lemonline. And naghahanap kami ng young and somebody na marunong kumanta. I was at home. I was 13. Mom, sabi ko, I have a commercial. Eh, hindi ko alam paano gumawa ng commercial. Kaya ko, ma'am, they got me to shoot this commercial for this soft drink, Lemon Lime. Sabi ko, so, I'm going there na, siguro maybe half an hour I'll be done. Oh my God! Natapos ako. That was just mga 1 p.m. or even earlier. And I finished at like 4 in the morning. It was the first time in my life na napuyat ako. Doble, ang sarap. Doble ang namig, doble ang frutas ng double fruit soft drink. Lemon lime, kasi lemon lime. Lemon lime, the double fruit soft drink, lemon lime, di ba? Lakas ang dating niya. Kinausap ko si Vic De Lozayo nung kita kami. Sabi ko, Vic, pag dapat mag-artista yan. Tubig at langis. Si Sharon ang kumanta ng theme song ng Langis at Tubig na movie ni Vilma at ni Ami Austria with Dindo Fernando. During that time, kasama ang movie entry sa Cebu Festival. Langis at Tubig was my first Canseco song. I was 14. Di ko lang yung Langis at Tubig. Alam ko lang, di sila nag-mix oil and water, di ba? Di ko lang yung kanta about bigamy. Magkaroon kami ng problema. At that time, pregnant si Vilma Santos, baka rin hindi makasakay sa float ng Langis at Tubig. May nagsuggest sa akin bakit hindi si Sharon lang. Ang sabi ko, kung sasakay si Sharon sa float, igagawa ko siya ng pelikula. Eh, sumakay siya. That was the beginning. Ngayon, blog ang usong gamitin para maisulat mo ang iyong mga experiences. Masaya man, o malungkot, o nakaka-in-love. Pero nung teenagers ang mama at papa ko, wala pang mga blogs. To write about the affairs of the heart then, what they used was the diary. And many of them would start their personal journals with these two memorable words. If I cannot be with you, then why did God make me love you? Di ba sabi natin, we'll eat, then we talk? Let's eat. Pagkatapos lang ng isang pelikula, one of the most popular love teams in the history of Philippine show business was born. They had instant chemistry at dahil tailor-made para sa kanila, lumabas na natural ang kanilang pagganap bilang mga teenagers na bawal pang umibig.
And as expected, nasundan ang Dear Heart ng ilan pang Sharon Gabby blockbusters. Make it good, ha? Pinag-aralan ko si Sharon at saka si Gabby ay binagay ko ang pelikula sa tunay na buhay nila. So there was no need for acting. Sila yun. It was my story. Yun na yung Dear Heart. Part ng ano, yung sa promo namin, gumawa kami ng mga ano para sa mga press releases. What about ano, your relationship with Gabby now? To sa Dear Heart. Sa Dear Heart? Do you think the shooting will go on smoothly? Yeah, I think so, yeah. Because, you know, the whole cast was with us in Baguio. And sila Gabby nga, ganyan. Gabby's a very sweet guy, really. Pero, you know, we really never had a chance to talk yet. Nung nag-hit na yon, pinanganak naman ang Viva Films nung 1982 sa pelikulang P.S. I Love You. After Dear Heart, Sinisilangan was not like, let's say, Regal Films that had the means to produce several movies at the same time. And then, Dad picked up the phone and said, Vic, gusto ko mag-produce ng pelikula. Nag-decide ako na tayo yung Viva dahil para magkaroon ng vehicle for, you know, the next movie of Sharon. Doon na namin ginawa yung P.S. I Love You, tapos ang My Only Love, at lahat naman ay blockbuster. I think I'm in love with you, Christine. Ang dami kong papag-aralan eh. Cindy? Ha? Kanya ka ba talaga magbasa ng libro? You're my real number one. Billy naman. Ayoko nga ng number one. Siyempre, pag may number one, meron ding number two, may number three, may number four, may number five. I won't settle for number one. Ang sabi nila, ang pelikula raw ay isang salamin o refleksyon ng totoong buhay. Sobrang totoo yan sa case ng Tesco dahil ang sabi nila, kung kulang na lang daw ay langgamin ang sweetness nila sa pelikula, wala daw pinagkaiba yun sa totoong buhay. Kinilig daw ako. May excitement na yun nung nagsushoot pa lang. Tsaka, kasi nung bandang huli na kami ng nalimang boyfriend, kasi sinagot ko pa sa kitchen ni Vice Governor Ismael Matay. Naku, sabi ko, anak, ano ba yan? Yung ayoko, yung pinipilit mo, ha? Nasyak ako na, I mean, she was seriously involved with Gabby. Eh, wala kang magagawa. Merong chocolate, may roses, you know. That's Dear Heart. Nag-PS I Love You pa sila, nag-My Only Love sila. Kaya lang, kailangan i-break muna yung monotony ng love team. Itinambal muna si Sharon kay William Martinez, kay Roel Santiago. So parang ako yung brokenhearted, you were doing the film. So nag-uusap yung palagi na parang she's nursing a broken heart. I'm nursing a broken heart. So nung tumatagal na, I feel like there's something wrong na parang, teka, na-involve na yata ako kay Sharon. Sarah? Yeah? Will you be my girl? Why? Because I love you. Si William, ang natatanda ko, nakakatawa. Nagdala siya ng live roses na puno. Sabi ni William, pag yan namatay, I mean, wala na. Wala rin siyang hope. Eh, namatay nga. Kahit sino lalaki mo na-develop kay Sharon? She's very sweet. Very thoughtful. As a matter of fact, yun na nga ang nangyari sa set. Yung parang dahil ganun na nga siya, wala. In love na kami sa isa't isa. Hi. Hi. Yes. Sinagot ko siya sa kamay kainan. Yun, na-develop, became a relationship. Nung sila ni Roel, padalas sila magtampuhan. Either nagselos yung isa, or hindi masyadong pinansin yung isa yung isa. I mean, just really petty things. But syempre, at that age, mga bata pa naman kami, di ba? Right there on the set, minsan, malahalata mong may away. Saloka sa ako, ng bata ako. Ay, kusulot. Gusto kita sa kalit. Siya, kausapin mo naman si Roel. Kasi ganyan, ay, nakasin niya ganyan. Pag nilambing na siya, yung gano'n, so wala nga. Masaya na naman kami ni William. Okay na naman tayo. Naging boyfriend talaga ni Sharon, si Roel Santiago, at si Gabby naman, naging girlfriend niya si Janice. Noong nagsama sa Dapat Ka Bang Mahalin, first day pa lang yata ng shooting, nagkabalikan na rin sila na nakalimutan na nilang may mga karelasyon silang iba. I'm sorry, love.
Sorry. Paniwala mo ako this time. Pagdating doon sa dapat ka bang mahalin, nagampanan ni Sharon at nabigyan niya ng justify yung sinasabing adult movie, first adult movie, kung saan siya nanganap, naghiwalay sa kinasal, naghiwalay. Mga ganun-ganun mga ano, eh, malaking factor yun nung mga panahon yun. It broke all records. Yung time na yun, naging pinakamalakas na pelikula ni Sharon. When we did sa Dapat Ka Bang Mahalin, biglang nanganganak ako, nag-asawa akong bata, first role ko na ganun. Pa-adult ng pa-adult, pa-seryoso ng pa-seryoso, when it came to roles na mamaya dumating na. So nung nanalo siya sa FAMAS, talagang totoo yun, alam niya ni Sharon, history na yan, di mo yan mabubura. Binu siya talaga ng mga Norania. Si Sharon talaga, innocently, sabi niya, bakit po, binigay nila to sa akin eh. There were so many write-ups saying, ang galing ng batang ito, ganyan-ganyan, dapat manalo rin siya, or baka manalo siya. And then, once I had won, all of a sudden, baliktad. Bakit siya nanalo? Binili lang yung trophy. Para mo nang sinabing magnanakaw ako. Para mo nang sinabing nagbabribe ako. That was what hurt the most. Hindi na talaga sila naghiwalay. Kaya nga, from that movie na Dapat Ka Bang Mahalin, nagtuloy-tuloy na yon at eventually, naging mag-asawa na sila. That was 1984 to be exact. Nako, Diyos ko, nagalit ang daddy. Eh ako naman, galit nga, pero hindi ko naman mapahalata. Baka lalong mag-revenge yung anak ko. Wala, Luneta. Yung stretch na yun ng Bonifacio Drive, ang dami ang tao nun. Hanggang pagdating mo doon sa harap ng Manila Cathedral, yung Plaza de Roma, parang umaalo ng tao yun. Mahihimatay ka. Kailangan siyang hugutin sa crowd para lang maipasok siya. Hindi na siya normal na nakapag-marcha. It was so hot. I was in my gown, in my veil. And when you're Buddhist, you smell everything. The heat, the singaw, you could feel. And nakapag-marcha na lang siya sa loob ng church. Pero by then, hinimatay siya. My best friend's gown got punit. My Uncle Tita's barong got punit. The bridal car, sumabog na yung tambucho pagdating pa lang namin, hindi pa naayos. And I threw my bouquet, ang sumalo, bakla! And my garter, I threw, bakla na naman! And you know, I could not to this day find my aras. My veil was pulled from my head. I had to hang on to my lola's antique piano. Veil sponsor, di ba? Yun na lang ang belong kinabit sa akin. Pero, simbahan kasi yung alam nilang kinasal. Pero in fairness kay Gabby at kay Sharon, kinasal na ahead of time sa City Hall. So hindi sila katulad ng ibang artista na na-pregnant si Sharon na hindi kasal. Pagkatapos bumaha ng tagahanga sa simbahan, patuloy naman ang pagbaha ng napakaraming showbiz projects. Kaya naman, kahit sumisipa na ako sa tiyan ni Mama, grabe, tuloy-tuloy pa rin ang shooting niya. During the shoot sa Between, buntis siya. So, siyempre, may mga scenes kami ng tender moments. Nakaliyad ako dahil buntis. Namamaga ilong. Buntis siya, tatakpan ng vase yung ano, yung tiyan niya, tatakpan ng bulaklak. Oo, sa set, siyempre, dinadaya ng director para, dahil dun sa role, hindi naman buntis. So, kailangan tago mo yun. Paano ka magla-love scene? Meron kaming yakap, yayakapin mo lang. Ayaw nga magpahalik niyan eh. Ang sanay wala ng wakas, ang ikalawa o ang nasa gitna ng tinatawag na The Sharon Trilogy. Baguhan ako, dami kong bloopers, no? Siyempre ako bilang baguhan, kinakabahan, at the same time siya yung ka-eksena ko, yung parang hiyang-hiya ako, yung gano'n. So, talagang siya sinasabi niya, relax lang, tapos tatawa lang ang tatawa, gano'n. But she's very helpful sa mga baguhan na katulad ko. Ang kanyang strength, yung pagkanta. Nagsimula na kaming gawin yung mga pelikula na ang role niya as singer, like Bukas Lulod ang Mga Tala, Between Wala Ningning, sa Sana'y Wala Nang Wakas. Lalo pang lumakas lalo ang kanyang karyo. The very, very first box office queen was Vilma Santos. Why? Because she made 5 hits in a row. Each movie, tinalo yung sinundan. So before Sharon was called a box office queen, tinalo niya yung pelikula ni Vilma. Tapos, sunod-sunod yung pelikula niya, tinalo yung sinundan, and she made 7 hits in a row. Hindi lang kita papantayan, Lavinia. Talampasan pa kita. Hipokrita. I did Between Wala Nang Ningning. And
Ivy James and Lee Box Office Queen. Tuwang-tuwa ako noon and I think she really deserves it. Mapasok siya sa karakter niya, seryoso, dinidibdib ang trabaho. And as gracious as Atavie was talaga, I caught it because bigmanan ako sa nanonood ng book. And someone said, ano masasabi mo, Vilma, na ganyan yung movie ni Shine at Box Office Queen? So you know what she said? Well, she deserves it. Congratulations, Sharon. I cried. Ang mga pelikulang ito ang nagpatunay na wala nang makakapigil sa lalo pang pagsikat ng pangalang Sharon Cuneta. Sa movies, sa recording, sa live concerts, at sa television, no doubt about it, the 80s had found a new queen, isang bagong reyna ng Pinoy entertainment, isang reyna na binansagan nilang megastar. Kinagat ng publiko yung word. Kasi, yun talaga yung nasa isip nila. I didn't think it would last. I thought they had given me so many titles, mga teen princess, ganyan-ganyan. The next movie, mga ganun-ganun. But it was Ed De Leon, Kuya Ed, bless his heart. So when we came out with the word megastar, yun na yun. Batang-bata pero nasa tuktok na ng tagumpay. Para nangang nasa kanyang lahat, kasikatan, kayamanan, at kapangyarihan na parang walang katapusan. But, on the domestic front, iba ang kwento. Nangyari na nga ang kinatatakutan ng lahat. Ma, alam mo, nakakita ako ng maraming love letters. Apay ka ako, sasana sino sumusulat yung girl. Eh, isa mo nakita, doon sa bahay daw nila. Which is true. Bilmo iyak ng iyak. Eh, siyempre, nanay ka, para kang pinapatay nun. Yung Gabby, tumatawag sa akin. Sabi ko, wag ako tawagan mo, si Aaron. Ayun, nagkahiwalay sila. Kaya lumaki sa akin si Casey eh. I was barely 3 years old nung naghiwalay ang parents ko. Wala pa akong kamuwang-muwang sa lahat ng problemang nangyayari noon. Nalaman ko rin ang backstory ng buhay ko. Kung paano nabuo at nagsimula ang buhay ko sa mundong ito. And it all started with two memorable words. Dear Heart.